Oh. Para sa tindahan yung ano. O, di na saan? Tanong mo si Michael, baka ginamit niya. Ito, di mo ito gamitin. Ay, mo ito gamitin. Ayoko yung yelo. So, ito isa sa mga kasali sa panghalo natin, ang kamote. Dahil naubusan na, konti na lang natira kanina. Ayun. Babad na ako ng white beans para bukas ng umaga ay pakuluan ko na siya. So, mayroon pa akong red munggo, kaya white beans na lang muna ginagawa ko. Ano yun, Be? Ano si Sherry? Hey, let's go. Freedom. Yan, so nagbabalik. Ano yan? 7. Babalik kami ng mga chlorine lahat dito. Pwedeng ibentang tingi-tingi ginagawa namin. What? So yan, meron tayong, alam mo yung blue, yung hindi na ang tawag nila dyan. Sa amin sa Bisaya kasi ano. Kami lang nagre-repack. Guys, welcome back ito sa aking YouTube channel, Single Parent Lifestyle. At kamusta po kayong lahat? It's been a long time ulit na ako yung nakabalik dito sa pag-vlog. Almost, ano na, someone na wala akong upload. Dahil pagpasok talaga po nung summer or itong tag-init ay sobrang busy na po ako. Dahil hindi ko pa yata na-share sa inyo ang aking tindahan. Medyo inanuhan natin. Hindi ko naman pinalaki, medyo tinaas lang natin yung bubong kasi sobrang baba. So last time siguro sa mga nakakita ng mga vlog ko, medyo abot ko na yung bubong pag ako'y nakatayo. So parang ang sobrang baba. Kaya madalas yung ating mga sitsyerya pag sobrang init ng panahon, kumukuna. Taas na niya para kahit papano hindi na ganun kainit. Pero sa sobrang init ng panahon ngayon, at isa pa sa mga pinagkakaabalahan ko po pagpasok ng summer is yung ating halo-halo, ang ating shake. So yung ating mga merienda ay unti-unti na kung bumabalik na talaga. So hindi lang masasabing unti-unti, talaga halos bumabalik na ang aking mga customer na ang tagaling nawala. Kasi last 2 years ay nagtitinda ako dito ng mga pagkain, mga merienda. So natigil yon dahil nga sa mga nakaraang pagsubok sa atin yung pandemic. So natapos tayo, stop muna tayo, and then nung magbalik tayo, medyo nahirapan tayong makabalik kasi ang mga customer hindi na alam kung nagpapatuloy pa ba ang pagtitinda ko or bumalik na ba ako. So hindi nila alam. Ngayon, awa ng Diyos, unti-unti lang nakakaalam yung iba. So, nasi-share na rin at pinupost, of course, pinupost natin sa Facebook para ang lahat ng mga tao sa paligid natin, alam nila. Kasi di ba karamihan naman sa mga friends natin ay mga taga dito din sa lugar natin. So, yun, nalaman na. At, of course, very thankful ako sa lahat ng mga tumataguyod ng aking halo-halo. Dahil 2 years pa lang ako naghalo-halo. So, ang ganda ng ating pagtitinda ng super, super lakas. So, yun ang pinagpakaabalahan
ko sa ngayon itong summer, kaya madalas wala talaga akong time mag-upload ng videos or makapag-edit man lang. Marami akong videos sa totoo lang, pero hindi ko lang ma-edit-edit. So ito inuuna ko lang para ma-share ko sa inyo, dahil gusto ko lang din makapag-share ng mga idea sa ating mga katulad kong single parent at saka yung ating mga nanay na sa kanilang mga bahay lang, kung paano din ba kumita na katulad ko, kung ano ginagawa po namin. Okay, so kaya share ko lang na after natin magkakaroon ko ano ng isang sari-sari store, always put on your mind na hindi hanggang doon sa sari-sari store lang ang pwede natin gawin or ang kaya natin. So siguro mag-isip ng medyo malawak. Okay, so lawakan ang pag-iisip, lawakan ang mga ano, para magkakaroon ka ng maraming ideas kung paano ba hindi ka lang hanggang dyan sa iyong pagtitinda or pagkaroon ng isang maliit na tindahan. Okay, so paano natin mapapalago, i-share ko na rin yan. At kung ngayon ay medyo nararamdaman mo nga naman na lumagulago ka na, so ano po ba ang mga pwedeng gawin para mas lalo pang mapapaganda po ang ating buhay dahil sa pinag-uumpisahan nating sari-sari store. So ako ay nagprepare po ng mga, may bibigay ko mga tips and ideas po sa inyo. Based din po ito sa aking mga personal na mga experience bilang isang single parent, bilang isang nanay, no, na nasa aking bahay lang, na paano ko kumita kahit dito lang. So paano ako nagkaroon ng opportunity or chance na magkakaroon pa ng iba't ibang mga source of income. So i-share ko lang din sa inyo guys, itong taon na to is a very good, of course, year of the tiger. Sabi nila hindi malaki si tiger, ako yung isang tiger din. Pero parang napakabait sa akin ang panahon kasi ang dami tayo mga inuumpisang investment ditong pagpasok ng 2022. So ito yung mga gusto kong i-share yun sa inyo guys, kung ano ba yung mga dapat gawin kung ikaw ay nandyan na sa isang sari-sari store, para naman hindi naman yung nakatutok ka lang dito lang talaga sa tindahan ka lang. Hindi. Okay, so ano pa ang mga ginagawa ko at pwedeng gawin pala natin? So hindi lang ako ang pwedeng gumawa nito, kung kaya ko, mas lalong kaya nyo din. Okay, lalo na sa mga may asawa, may mga partner naman na kaya naman pagtutulungan. Okay, so first of all, pag ikaw may sari-sari store na at feeling may kumikita ka rin naman at patuloy pa ng pagtitinda mo, huwag nating hayaan na siguro, para sa akin ha, this is my own opinion, na huwag nating hayaan na hanggang sari-sari store lang, ilang years ka na. So, of course, mag-isip tayo na ibang paraan. So, last time, na-share ko din sa inyo na siguro 4 years, kung nagsasari-sari store, kakaroon kami ng water station. So, isip kami ng iba pang mga way. So, look for another source of income na pwedeng magbibigay sa iyo ng income. So, ang first na ginawa namin is, after sari-sari store, is nag-put up kami ng isang water station. And then, habang nag-water station, meron kami maliit na kainan. So, parang yung mga meriendas, parang snack corner nga lang tawag ko dito before. So, nagkaroon lang kami ng chance siguro last year. Nagkaroon kami ng mga barbecue, okay, mga pagkain, mga silog, ganyan. So, kunti-unti lang namin yan. So, yun ang mga ginagawa namin para magkakaroon ng ano. Nag-isip kami. So, this year, ay nagkakaroon tayo ng idea. At sabi nga ng partner ko is, why not putting lotto outlet sa lugar namin? Kasi sa subdivision namin, walang lotto outlet. So, nag-try kami. Although marami nagsabi na siguro mapera kasi ano, hindi naman kailangan malaking pera. So, may pag nag-apply kayo is malalaman mo naman kung magkano ang kailangan pera doon. So, yun, mag-CI. So, nag-CI na si PCSO dito sa bahay at nakita ni Ma, okay naman, aprobahan kami ni Sir. Then, hinihintay na lang namin ang pagbaba ng approval from PCSO Manila. Okay, sa Mandalo, yung sa main office ng PCSO. So, hopefully, no, itong taon na ito, magkakaroon kami ng lotto outlet. And ito pa, isa sa mga naisip ko, and of course, isa sa mga mentor ko nga pala na nagsasabi at nagbibigay sa akin ng lakas loob ay si Ma'am Shilochi Vlog. Thank you, Madam, sa lahat ng paggabay sa akin. Ayun, parang in-encourage niya nga ako maging distributor, of course, ng isang frozen product. So, hopefully, kakayanin natin kasi medyo malaki pera din ang kinakailangan. So, sana magkaroon tayo ng lakas ano, na para ma-spread natin. And of course, balang araw, i-share ko sa inyo guys ang products namin. So, sa ngayon, hindi ko muna maano kasi wala pa. By next week is yung grand opening ng products dito sa aking store. And hopefully, magki-click yun. Pero kailangan natin i-workout. So, we're not stopping on
Sari-Sari store. Kaya we're doing everything na pwede nating magkaroon pa ng karagdagang kita, no? So para magkakaroon tayo ng pag marami na kasi tayong income or marami tayong pera na nagkaroon tayo ng pera na sa ating tindahan at napaparoll natin. Next time is pag-aaralan natin ang investing. So paano ba mag-invest at paano ba ang magsubi-subi or magsisave. So nag-start ako magtitipid. Tipid talaga, super tipid. Hindi naman tipid na pagdating sa food ay hindi na kumakain. So alam na natin dapat yung needs and wants. So hangga't maaari, control, disiplina ang kailangan. And then sana number one is mag-invest. So from my Sari-Sari store, nakapag-invest tayo dati ng paupahan. And of course, yung paupahan ng isang bahay ko guys ay ayan na. So ito masasabi ko lang na ay benta ko na siya dahil meron akong kinuha na medyo malaki-laki na bahay. So kasi ang plano ko nga ito, kasi sinishare ko last time is itong bahay namin na nandito ngayon is talagang bala ko dito. Yung second floor, third floor, puro paupahan. At ang baba nito ay puro commercial kasi sa lugar na to ay sobrang daming tao. So kumuha kami ng isang bahay sa isang subdivision na napaka maayos naman. So hopefully makakalipat din tayo soon. Okay na yung bahay, nagbabayad na kami ngayon buwan-buwan. So nagmamonthly ako ng bahay na yun. So malapit na rin dahil tayo na yung bahay. And hopefully by October, November. So siguro napakagandang regalo sa Pasko, birthday natin, magkaroon tayo ng bagong bahay. Okay, so yun ang mga pinag gagawa na kailangan natin magkaroon ng investment. Huwag nating hayaan na ang pera ay masasayang lang o yung kinikita natin sa tindahan. Hindi. So, ang ginagawa ko is, katulad na sinasabi ni Ma'am Shiluchis, magkakaroon tayo ng araw-araw na savings. Araw-araw na magsisave ka araw-araw. So, nagsisave ako. Every day from my sales, kumukuha ako. So, lahat na kinikita ni Gcash ng mga ano ko dito, pinagkakakitaan ko dito is tinatabi namin. So, meron kaming envelope system. So, katulad ng sinabi ni Sir Ching, kita natutunan ko sa mga vlog niya is magkaroon dapat na ng envelope system. Yung talagang hiwalay-hiwalay mo. Ito yung sa mga payments mo, para sa mga bills mo, ganyan. At ito yung para sa bahay mo, ganyan. So lahat, ganun ang ginagawa ko. So very effective po talaga. And then, always remember na ito yung pangatlong tips ko, na if you fail, kung mag-fail ka, wag mag-stop. Kasi before I was failed, but still, unti-unti akong tumatayo. Okay. Ayan, hanggang sa ma-realize natin na yung worth ng pinaghirapan natin, di ba? Hindi natin dapat isuko. Dapat tuloy-tuloy lang. So ganun lang po ang ano ko. Sa ngayon ha, marami na akong natutunan na kailangan sa buhay talaga. Lumaban lang tayo. So dapat 'wag sumuko, okay? And fourth na maibigay kong i-share kong tip sa inyo is pag-aralan paano ba ma-multiply ang pera natin. So 'wag, okay, ano din ako doon sa savings. Actually, of course, kailangan mag-save. Pero, mas maganda kung ilagay mo yan sa isang investment. Okay? So, kasi ang savings, magkano lang din naman ang kikitain mo dyan. So, kung pwede mong, ikaw mismo gagawa ng paraan para kumita yan. So, or kailangan mo may ganitong kailangan bilhin sa tindahan kasi itong mabenta, sigurado kang kumikita ka dito, invest mo doon. So, just like what we did na yung mayroon kaming savings konti, ipo-put up namin dito sa isang negosyo at magiging distributor kami ng buong Cavite. So, hopefully, mag-work out na. So, dahil sa guide ni Madam Lochibla. So, hopefully, ano, and talagang kailangan, pag-aralan natin na paano ba natin mapaparoll ng medyo malaki. So, paano ba ang sales natin mag times 2, times 3, ganon. So, lahat yun, dapat pag-aralan para doon tayo talaga mas lalong umaangat ng ating business, okay? Ang ating inumpisahang maliit na negosyo. And then, number 5, yung last na pinaka-importante sa lahat, if you're doing everything of this, you need to be determined. So, mag-determinado ka, determinasyon mo bilang isang nanay, bilang isang asawa, bilang isang negosyante, maliit na negosyante. Yung dapat determinado ka. So, dapat lahat nakaplano yun. So, dapat lahat yun gagawin mo. Dapat, ano ka, determined ka na ito ang kailangan kong gawin. Ito ay kailangan kong subukan. Kailangan ko itong pagtiyagaan. O kailangan huwag agad-agad yung sumuko ka. So, kailangan talaga very consistent ka sa lahat. Kung ano man yung mga plano mo, ano man yung gusto mo. So, ito lang maisishare ko, isang important na
na gusto kong malaman ng lahat. Dahil ako, may pangarap kasi ako na one day, kung ano man yung hirap na naranasan ko, hindi talaga maranasan ng mga anak ko. So, makapagpaaral ako, yun lang importante sa akin. So, magkaroon ng, hindi naman ganun kagarang bahay, magkaroon lang na magandang tirahan ng mga anak ko. So, yun lang naman ang goal ko. Kaya, kahit maaari, talagang, andun, napaka-determinado ako, kaya kong abutin lahat, kung ano man yung mga pinapangarap ko para sa kanila. So, ganun lang naman ang kailangan. Pag may goal tayo, so kailangan mag-set ka ng goal, kasi kung wala kang goal, walang patutunguhan yung paghihirap mo. For example, pag may goal ka, gusto mong maabot ang isang bagay, tapos biglang napagod ka, no? Sasabihin mo, ay, ayoko na, ganyan, so suko ka na kaagad. Pero pag may goal ka na, layo ko pa, di ko kailangan tumigil. So yun ang magmumotivate sa'yo para magpatuloy ka pa rin. Ayan. So ganun lang guys ang mga ginagawa ko sa buhay. Ano, sana maisishare ko sa inyo ang lahat-lahat mga ginagawa ko kahit na sobrang busy, dahil alam niyo naman po, wala po akong helper sa ngayon, kami lang po dito, pamilya ko, partner ko, and of course yung mga anak ko. Talagang naka-schedule kami kung sino yung duty sa tindahan ng ganitong oras, sino yung magkakahan ng ganitong oras, ganyan. So schedule kami lahat dito, tulong-tulungan. Yun. So yun na muna guys ang masishare ko sa inyo sa ngayon. Hopefully makakatulong po itong mga tips and ideas na masishare ko sa inyo. Pasensya na po, may yung aso ko sa labas. Okay. So kita-kita po tayo sa mga kasunod ko pong vlog. God bless.